Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Pangunahing sospek na ang turing ng PNP sa dalawang negosyador sa Sulu kidnapping. Si Indanan Sulu Mayor Alvarez Isnadji at ang anak niyang si June. Inalmahan po ito ni Mayor Isnadji. Hindi lang sila nakipagnegosasyon kundi tumulong pangaraw sila para mapalaya ang tatlong miyembro ng ABS-CBN News Team at isang profesor ng Mindanao State University. Nakatutok si Carlo Lorenzo live mula sa Campo Grande. Hello! Mel Mike, anumang oras mula ngayon, posibleng simulan na ang inquest proceedings para sa reklamong kidnapping laban sa hindi bababa sa 17 katao kabilang na dyan, si Indanan Sulu Mayor Alvarez Isnadji at anak niyang si June na nakakulong ngayon dito sa Camp Crame. Sa isang kwarto sa CIDG headquarters dito sa Camp Crame, idinitine at nagpalipas ng gabi ang mag-amang Isnadji. Kahapon, ang linya ng pulis, debriefing lang ang isinagawa sa mag-ama para lang daw malaman ang kwento sa likod ng pag-kidnap at paglaya ng grupo ni Cesc Drilon. Kaninang umaga, idiniklara ng sospek ang mag-ama. Inaresto at pansamantalang ikinulong dito sa kampo. Ang basihan, ang mismong salaysay nila at iba pang ebidensya at salaysay ng ilang witness. Si Isnadji ang pinili ng mga kidnapper na emisaryo nila. Ang anak naman itong si June, umaming nagdala ng perang pang board and lodging bago mapalaya ang ABS-CBN assistant cameraman na si Angelo Valderrama. Based on the revelations given by witnesses, we have seen that Mayor Alvarez Isnadji is a principal suspect in this kidnapping case of Cesc Drilon. There are already suspects and we have placed them under arrest last night because of some inconsistencies dun sa mga debriefing nila, and we have witnesses to prove that they are part of this incident. Sasampahan din ng reklamo ang di bababa sa 15 iba pa kasamang isang attorney na Sir Inawat, kilalang kaibigan ni Isnadji sa hulo. Sa isang text message ni Mayor Isnadji sa media, kinwestiyon niya ang bintang sa kanilang mag-ama. Tumulong pangaraw sila para makalaya ang grupo ni Drilon. Ayon naman kay Drilon, malaki ang naitulong ng mga Isnadji sa kanya, pero ang kaduda-duda kasi sila yung pinili ng mga kidnapper, mga dumukot sa amin, mga kumuha sa amin para maging kinatawan nila. Yung mga demands, pinapahayag na kila June. Tapos sila June ang nagdedesisyon kung paano mamimit yung demands. Ang isa pang na-hostage si Professor Octavio Dinampo, ayaw maniwala na sangkot ang mag-amang Isnadji sa pangingidnap sa kanila. It is very unfair for in the case of Mayor Isnadji and Zan, who also like anybody else, who wanted to help us get out of there and then later on be turned into some sort of a suspect. Kasama sa mga iniimbestigahan ngayon ang insidente nung Martes sa airport ng Hulo kung saan may dalawang umanoy duffel bag na inilabas sa isang eroplano. Nasa airport si Sulu Provincial Director Jula Sirin Kasim nang inilipat sa isang pickup ang dalawang duffel bag. Nung Martes din, napalaya ang grupo ni Drilon. Kinwestiyon na raw si Kasim tukol dito pero hindi pa raw maaaring idetalye sa media sa ngayon. We are looking into and investigating is yung allegation that a Sea Air aircraft landed in Zamboanga Airport and unloaded two duffel bags. Inalam natin, if that has anything to do with the kidnapping of Cesc Drilon and the eventual release of her group, that will depend on the investigation. Dahil we are jumping the gun, ano, parang duffel bag. Eh. Malay mo, duffel bag ng Zamboanga sardines yun, or duffel bag ng damit ni, ano, we do not know. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at pangangalap ng mga salaysay mula sa mga saksi na kabilang daw ang mga government officials at ilang mga pulis na hindi naman pinangalanan ni Razon. Mike? Maraming salamat, Carlo Lorenzo, nakatutok live mula sa Campo Crame.